Nalaro nyo na ba to? Zenless Zone Zero, pare. Nako, ito, pag-usapan natin to ng bahagya, no? Kasi itong laro na to yung kumakain ang oras ko lately, mga tol. And for a free game, o para sa isang libreng laro, hindi ko na-expect na napakaganda nitong laro na to, pare. Or at least, ganito yung klase ng mga laro ko. Yeah, para hindi masyadong bias. Role-playing game yung laruan dito, mga tol. Pero dun sa bakbakan, hack and slash ang galawan dito, pare. Dito ko pinaka nag-e-enjoy talaga dito sa laro, no? Yung hack and slash niya na combat. Sobrang fast-paced, pare, at napakakulay, napakabilis ng mga nangyayari. Maigling kwento nung intro ng game na to, mga tol, ay meron dalawang magkapatid na protagonist dito sa game na to, no? Si Wise at si Belle. Sila yung pagpipilian natin na gagamitin natin dito sa game. Magkapatid sila na may-ari ng video store rental sa umaga. Pero ang totoo, meron pa silang isang trabaho, no? At yun yung pagiging proxy. Paano kung mapapaliwanag yung pagiging proxy? Ganito na lang, no? Parang guy in the chair ni Spider-Man. Parang si Ned, no? Ganun tayo dito sa game na to. At yung pinakabida dito sa game na to, pare, ay yung mga agents na marerecruit natin along the way, pare. Dako, eto na, no? Eto na. Ito ah, aside pa mismo sa karakter ni Wise at ni Bella, talaga nagja-jive yung karakter nila kahit sa mga discussion nila. Yung mga agents dito talaga sa game, yung nagpapastay sa akin dito sa game na to, pare. Sobrang stylish kasi ng mga characters sila dito, pare. Para sa akin, ha? Para sa akin. Magsisimula ka dito sa game na to, gamit yung dalawang agent na to na sobrang lupit na agad, no? Si Anbi na parang variant ni 2B at si Billy Kid na parang kala mo galing sa cyberpunk. Yan. Tapos kinalaunan, ma-unlock nyo si Nicole. Yan. Yeah, diyan kayo magaling, di ba? At hindi lang yung tatlo na yan, ha? Napakarami pang karakter dito na sigurado magugustuhan nyo pa o mas magugustuhan nyo pa, lalo pag nakuha nyo na, pare. Ito talaga yung mga hatak ng Hoyoverse game, eh, no? Yung mga characters talaga nila na talagang gugustuhin mong makuha. Aside sa characters, sa storya, sa gameplay, pare, hindi pa tayo nag-uusap sa art style, pare, kung gano'n ko sobrang trip yung art style ng game na to, pare. Hindi ko sinasabing Persona 5 level yung art style dito, pero may vibe, eh, no? May vibe talaga. Mga simpleng bagay na ganito, mga tol, yung tatambay ka sa labas ng video game rental, kakain ka ng noodles, iinom ka ng kape, iikot ka dun sa paligid na kung ano-ano yung makikita mo. Pagpasok mo sa kwarto mo, alam mo yung dalawang magkapatid, nagbe-binge-watch ng mga movie at napakaraming video game. Bago matulog, yung mga protagonist, nag-doom-scrolling din, yung mga ganung bagay, pare. That's what makes you stay dun sa game, eh, no? Web shit talaga, eh. Mahihirapan lang talaga silang kumbinsihin akong mag-top up. Yun talaga, pare. Free to play for the win. Ito yung roster ko sa ngayon, mga tol. Feel free to judge, no? Kasi nagkaroon ako ng Lycon tsaka may Corrin, pero wala akong Ellen, so hindi mabuo-buo yung ice type ko. So sana maglabas sila ng ice element na bagong agent, pare. Yun lang, mga tol. Medyo napahaba ata yung kwento ko dito sa laro na to. Gusto ko lang talaga ibida yung laro. Kapag maganda yung laro, pag-uusapan natin dito kasi deserve na mga ganyang game mapag-usapan, pare, no? Goods! Ano pa ba? Teka, puno na ata yung baterya ko.